clients create a bit of a surgical strike here. For PERSIS though, what they do really, really well is a little bit of range as well as some of the CC to disrupt some of these fights. They want to make it a scattering fight and make it as dirty and as messy as possible for RRQ. RRQ, I think the keys to victory for RRQ here, I think it's really important for them to be coordinated in how they initiate these strikes. Yeah, a lot more flexible on the side of RRQ, but I like the simplicity that PSO's composition kind of gives them, and they get to just focus on the things they want to get done. It's their style, it's their team comp. Well, like both team compositions seems like very strong to me right now. I have no clue, it's down to the call shots, but hey, let's not waste any more time. Casas, into the rift we go. All right, magandang hapon sa lahat ng mga nanonood dyan. And welcome sa isa na namang mainit na laban ngayong araw na ito. This is Pansin. Unang araw pa lang ng ating playoffs laban agad sa pagitan ng RRQ versus PERSIS Esports. Ang digisphere kasama ko syempre si Osiris. At ito na nga tayo, bakbakan agad. Simula pa lang ng laban. Hindi, Earth pa lang ako kasama. Hindi, joke lang. Ngayon na nga, nandito tayo. No? Napaka-init. Napaka-init sobra. Kaya, ito na. Ang RRQ at PSO na maganda rin ang mga pickings. No? Tulad nga na sinabi ng ating panel. No? Itong sa PERSIS, Kuya Earth. Eh, parang hindi mo kailangan, hindi siya complex eh. Parang one-way trip. One-way trip to Jerusalem. Ganun yung dating. Pero itong RRQ naman kasi, para sa atin, ito naman yung comfort nila. So, bali, ano natin, yung straightforward sa PH meta. Oo. Kumbaga, in a way, pag pinag-isip ako mabuti, yung RRQ na lineup is yung the usual na ginagamit nila talaga sa mga tournaments natin. At effective to, no? Kasi as you mentioned kanina, Earp, regarding PSO's lineup dito na talagang pang-poke, di ba? Layo-layo lang, konting engage, konting layo. And RRQ naman on the other hand, eto yung sanay talaga sa kanila na balance in a way na merong poke, meron din sila pang engage na malalim. Yes, and magiging problema lang naman natin dito syempre is itong Gare, no, si Kuya Todds. No, no. So kung hindi natin makikita si Hyde for now, pero the moment na meron kang Black Shield, speed up ni Karma, and then syempre si Kuya Gare mismo, pwede kanyang EBA blade, pwede kanyang i-zoning potential. Yun yung magiging problema. Pero knowing na RRQ, at yung lineup naman nila dito na may mga potential tayong Black Cleaver wielders, pwede tayo makakita na tatlong Black Cleaver. So definitely, alam na natin na pwedeng matastas itong si Kuya Todds. But, considering also yung lakas na isang poke zigs. Ay, grabe naman ang aggression na ginagawa nito, makapig na PS. Oh, to lock them down! And Exhaustion will be the first blood. And that goes to PSO kagad. Gaya na sinabi mo, Earp. Chistrat na ginagawa nila simula pa lang dun sa may blue buff. Ay na, pinasok sila, no? Parang early invade. Knowing na maganda nga ang wave clear nito ni Henry tsaka ni Dewa, eh, walang problema na lisanin yung kanilang lane at subukang manakop ng jungle ng ibang tropa natin sa RRQ. And yun nga, no, the moment na Romespo, itong si Kuya Exo, eh siya naman yung naipit sa pagitan. Totally, normally lang naman, normal naman. Kay Kuya Exo, same, yung talagang tumumba sa ganitong moments ng game. Pero first blood lang naman yun. Remember, yes, this is a best of five, so mahaba-haba pa ang ating araw. Kumbaga mahaba-habang boxing pa ang magaganap dito. But looking at the wards, no? So alam mo na, wardings pa lang. Ang purpose talaga dito ng PSO is to shut down, whether it may be the jungler or kung sino man ang responde sa ating blue buff dito. Tignan mo naman, kumbaga, ito yung sinasabi natin yung bayad na bayad. Yes, bayad na bayad. Bayad talaga sa Meral ko. Kumbaga kompleto sa liwanag. Naroon din ang konti dito sa RRQ, pero alam mo yon, hindi siya katulad nung sa PSO na may yung mga, alam mo yun, yung mga maliliit aggressive wardings. Oo, di ba? Talagang malalim yung warding sila. Oo, yun nga, no? Masyadong malalim. Habang ang ginawa naman sa wardings ni RRQ is yung mga entrances sa jungle ng PSO. So parang, kumbaga, ready ka lang anytime na pagka may magro-rotate. Ang problema lang is yung buong quadrant 2 ng ating mapa ng RRQ is definitely noon na bahayan ng PSO, and that gave them the confidence na mag-invade at maging handa. And the moment nga na nakita nila na Romeo's itong si Kuya Exo, apat na miyembro kaagad yung kumilos. Kaya walang problema na nakuha nila yung kill na yun. And so far, so good naman dahil na-slowdown na ng RRQ yung nangyaring momentum na ginawa ng PSO. And currently, sila pa yung mas mataas pabahagya lamang sa ating gold. Yes. So ngayon na, RP,
Medyo meron tayo Blade of the Ruined King para kay Helios. At kay Chaz naman, slowly approaching sa kanyang Divine Thunder. Looking at the item, Jaurim's Fist, together with the Shin. Obviously, yun kagad yung kanilang kakanyang bubuin dito. David J, on the other hand, will be going sa kanyang Trinity Force. Pero setting up na mga kaibigan sa ating referral. So, PSO has no choice but to reset muna yung referral kasi medyo out of position yung mga tropa nila dito. Habang rest of members of RRQ is actually setting up as well sa ating referral at re-respond muna dito si Devil J sa bot lane against kay Todds. Ayun na, no, Triforce ang kinuha ni Devil J. Hindi siya nag-Divine Thunder. So, more added punch na maglaland para dito sa RRQ. And to be honest, wala rin nag-Black Cleaver. Ruin King ang mas pinakinabangan dito para palambutin si Kuya Todds. Pero ito na muna, magkakasilipan na Kuya Sphere. Silipan na nga ito. Nareset na naman nila. Medyo nagiging hesitant sila dito sa pagkuha ng referral for sure because again they don't have the vision na malalim ngayon sa vision na sa control ng RRQ dito. Uy! Pero nabago na magpasok Justice Burst with the flash and Shield of Doran. Sobrang ganda naman ng kanyang pag-show out doon. Yung calling niya hindi umabot para kay Harry pero Hexical Tomatum ginamit ng damage dito para dito kay Miguel Solera at hindi pa nila nahuli si Aha pero referral will be secured by RRQ kagad simula pa lang ng bakbakan. And ayun na nga yung edge sa lakas ng isang Zig na kung saan pwede siya magpaulan ng sunod-sunod na blagadum. And ang problema nga lang doon, syempre, nagkapalitan lang tayo sa Tori. Pero, again, first tier naman na nakuha ng PSO dito, no? So medyo maganda yun sa kanila kahit hindi nila nakuha yung referral. Now, I think they're gonna be able to get this dragon without any contention kasi mas pinokus sila yung pagkuha ng mid top turret naman sa first tier ng arc. Kumbaga, objective for a tower, although, I mean, gets objective din naman na tower, pero RH for a tower and dragon for a tower. So, tamang palitan lamang sa magkabilang kupunan. And to be honest, no, biglang nakuha ng PSO yung kanilang advantage na no, matapos nila makakuha ng mga magagandang setupan doon sa mga teamfights na yun. At as well as yung split push nga na ginawa dito ni Kuya Todds. Pero so far, wala pa namang major changes na galawan dito. PSO, pati ang RRQ. Kumbaga, textbook play lang. Objective lang muna tayo. Subukan natin pabakin yung mga kalaban. Huwag natin masyadong panggigilan. At disiplina lang, ika nga nila. Habang ngayon naman, may kita natin si Kuya Chaz na meron ng Divine Thunder. So once na ma-proc niya ang kanyang stack sa kanyang Irelia, mas makakakuha siya ng saganang lifesteal. At pag once na madagdag pa ang lakas ng Conqueror, sure, full stacks after full stacks ang marireceive niya dito. So mas tatagal siya sa loob ng laban, mas may enjoy niya yung kanyang Blade Surge. At same time, pag nahuli niya ang itong si Morgana o kahit si Harry sa loob ng Vanguard's Edge. Yes, and for sure, mahirapan ito si Todds, ha? Kasi remember, pag meron kang Divine Thunderer, nakadepende sa HP percentage ng inyong kalaban, yung damage nyo. So, mas solid yung ginawa dito ni Chaz. No? Kaya balance din, in a way, kasi Devil J, meron naman siyang 34. So, pangit naman kung dalawang Divine Thunderer, di ba? Lalabasan, medyo hindi na maganda. At maganda yung balancing na ginagawa dito ngayon ng RRQ. Pero 7 minutes on the clock, mga kaibigan. 1-0 pa rin tayo dito. Lamang ng konti ang RRQ pagdating sa ating gold. Pero syempre, alam mo naman, ilista mo na yan. Pag Pinas, pinupesto na kanila kagad ngayon sa bot lane habang rest of the members of PSO is actually the top lane pero paikot nila parang Beyblade ginamit ang Hexic to be together with the Hero Tetras pero wala kang kawala sa kamandag. Uy! Nakaroon po ng isang trade but still RRQ got the upper hand doon kasi meron silang dalawa pang assist. At habang ang ginagawa naman sa kabilang sulok ng mapa, Kuya Spear, pinoproxyhan, hinaharang yung way clear na akala mo isang checkpoint sa highway. Si Kuya Henry at saka sila Kuya Harry dito. Pero palitan lang naman ng Tore ang kanilang goal. At it gives a lot of time para kay Kuya Helios na makapag-farm. So titignan natin itong bakbakan na to na napakagandang redemption. Ngunit, ang sakit ni Kuya Todds at hindi pa rin yung basta-basta mawawala. O baga, respeto pa rin sa isang Garen, no? Kahit sabihin na natin na meron ng Triforce si Devil G, siya pa rin yung sumalo sa tower hits na yun. So feeling ko medyo nawala yata tayo sa kalkulasyon, no? Na makapag-hookshot palabas para hindi niya masyadong masalo at damage. To the point na magiging eksakto yun sa execution ng Demacian Justice. Actually, after what happened dun sa ating bot lane, medyo gumaganda yung buhay dito ni Todds, ha? Meron na siyang
BF Sword and Jaurim's Face going sa kanyang Asterix. He's dito pero he's dead sa loob. Uy! Walang paligoy-ligoy na walang pag-iisip pa dito. Ginamit na Mega Inferno Bomb. Pero nandun pa rin sa loob itong si Henry. Kasama niya si Harry. Exhausted. Medyo low yung kanyang HP. Nahuha yung buhay nitong si Diwa. And Henry Diwa will fall down. Wala ka pala tiyata na mangyayari pero may nagbabaka-baka sa mid lane. Hinahabol ni David J. Itong si kaibigang Tots. Pero flash out lang para makapag-shock that kasi pop na yung ating referral. At ito na nga, no? Kumbaga, nakadalawa ka. Uy, teka lang, may isa pa! Ayaw magpa-awat! Hookshot out, Harry! Talagang galit na galit! Gusto makabawi ni Kuya Harry, no? Hindi naman yung si Lord Voldemort, pagka naman ko siyado magalit. Pero yun nga, no? Nung tumumba si, si Henry at saka si Dewa, eh, nagkaroon ng pagderewang itong RRQ. Oh. Na kung saan. Eh, nagkaroon na naman sila ng freedom to move around and make sure na makapag-vision play. At ngayon, makikita mo naman na sila ang mangmamando up front para siguradong makuha yung zoning sa Herald. Ayan ang kapag sinasabi mo, mahuhuli si Sholay. Aha! Sholay! Ole! 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 Ginamit ang transcendent embrace. Pero wala mahuli na isa. Sakto-sakto naman ang kanyang paggamit doon ng stasis. Pumasok sa loob si kaibigan Todd, pero mali yata. Exhaustion! Ginamit ang shield of Duran. Mahuhuli si Todd. Todd will fall down. Harry ang next target. Soko po! Ang Harry-Henry connection. Buong di yata maganda ka nila sitwasyon dito. Dalawa lang ang nabubuhay sa kanila. Pero si Helios, focus on goal. Referral is open. At mukhang wala silang magagawa para ma-steal ito dahil wala silang jungler. At kinulang nga talaga doon si Sholay na huli. Kaya naging adya na tila ba fighting na lang yung ginawa nila doon. At syempre, once again, RRQ. Rift Herald na naman sa kanila. And this might be a potentially i-co-contest na nila ito kasi nasa kanila na yung upper hand. They have the freedom to entirely contest this big objective. At nakita naman natin kung paano nahuli ni Kuya Chad with the stun, with the blade search, and one after layering after another, that good Zornias ni Kuya Devil J para ma-protect ng kaso na untag sa hookshot. Oh, tek lang. Oh, drago! Nakuha ni Chaz! Inagaw niya na parang candy! Pero ang next target dito, walang parang si Henry. Harry na mula na rin. Sholay ahati, fall down. Dalawa na, and a double kill. They will fall down. Ace ka ba ito? Natin na mag-isa si Tons. And Tons will fall down as well. 11 minute mark. Triple kill para kay Marky. At yun, ang magiging countdown ng Hey sa ating playoffs. Kinulang sila, Kuya Smear, kasi dapat diba Triple H para malakas? Eh, dahil wala si Hyde, si Harry, tsaka si Henry lang. Double H lang. Ang magagawa. Eh, pagka Double H, tila happy hour lang yun eh. HH, diba? Kaya tingin mo, happy lang din ang RRQ. Taking fights after fights and that contest, eh, nakakuha sila na ace. Buti na lang at the exact moment na kailangan makuha ni Kuya Chaz, eh, nakakuha pa siya ng Dragon. So, equalize na ang ating Dragon. At syempre, kung papansinin natin si Helios, eh, hindi pa nahahawakan. Untouchable this game. Grabe nga, Arf. Totoo. Maganda yung kanyang micro positioning dito, no? Talagang nagiging on point. In a way, alam mo naman na ang isa sa mga pinaka dapat mong bantayan ay ang Lucian na nakakapag-free hit. Talo na, puo na yung kanyang Storm Razor. Ang sakit ng damage dyan. Kumbaga sa unang kagat, tinapay lahat. Masakit. Masakit nga yun, Kuya. Masakit yun, di ba? Alam mo naman, bumabakat yan. Gutom na gutom ka na. Ano? Tapos tinapay lang pala ang aabutin mo. At yun na nga, no, umaga. Hindi inunin na rin ang sitwasyon ngayon ng PSO. May, dahil tila ba nagdurusa sila sa tinapay lamang. Dahil kung titignan mo ang kanilang mapa, eh wala ng resources. Wala silang ma-farman. And they need to expose themselves sa mga side lanes. And that may be a big possibility na mag-rotate ang RRQ para makahuli pa ng extra kills. Pero sa kabilang dako, eh naka-ready naman na rin si Kuya Devil J mag-commence ng kanyang split push technique. At dahil nga meron na siyang Blade of the Ruin King, hindi na siya matatakot may pag 1v1 kahit Hods. Oo nga, Earth, talagang kayang-kaya niya dito balagbagin itong si Todd kung pipilitin niya lang dahil nga sa ganda ng items niya dito. Hindi siya nag-focus sa Hellbreaker, no? Hindi niya kailangan talaga ng speed push potential dito. Gusto niya lang sabayan ng sabayan si Todd because alam niya na pwede rin talagang gumawa ng speed push itong si Todd ngayon. Si Sholay, haha, pwesto dito sa ating mid lane, trying to set up a team fight dito, pero Exhaustion, mati katamaan ng kanyang Black Shield, ang ladder ng kanyang Dark Binding dito, pero bot lane, sit naman yung referral. At yun na, ano, kumbaga, makakapag-prickly naman, walang chance ang may makapigil dito, pero tila ba makapigil, hininga, itong dalawang miyembro natin, no? Nagkakatansyahan lang pero sapat na yun para makakuha naman ng konting gold di Kuya Devil J. Oh, kumbaga, plating pa rin yun ang nangyayari, no? Kasi kahit second turret yan, makikita mo na may bonus gold pa rin siya nakakuha doon with that referral.
7 na HP na titira sa bot lane. Oo, pagkalapag ng referral, no, easy bayad. Napakabilis na remittance. Oo, cash out ka agad. Nakakala mo, eh, may makakash out na naman yun! Ayun na nga, cash out! Naglalakad na pera, mga kaibigan. Nakuha nila yung buhay doon. Ay, buhay, grabe naman yung kali na yun. Pero ito na si Todd. Sa subuhan niya, magkaroon na magandang turnaround dito. Pero, naipit sa kawalan. Heroes entrance win for there. Saktong-sakto naman. Jump Brothers. Parang grabe naman yung nakap na binibigyan nila dito. Nag-Guardian Angel na, mga kaibigan. Pero hindi yan maliligtas. Ang Guardian Angel mo, mas malakas ang Guardian Angel ko. Naku po, si Todds naging toddler dahil binata ng mga uncle natin sa RRQ. At this will be an easy baron para sa kanila. Uncontested and unskated ang mga buhay dito ng RRQ. At so far, so good dahil kahit baron si Kuya, na. Si Kuya Marky, no, raba doon sa Dudens na rin. At tila ba papunta ng Infinity Orb na pwedeng pagkasnap niya ay maubos itong PSO. Pero syempre, meron pa tayong Cloud Drake na kung saan that quick reset na ginawa ng RRQ, definitely gusto pa rin nila maipagsabayan. Oh. No openings, hindi na nila pa hihingahin itong PSO. Pero talagang pumapabor lahat, ha? Naayon na lahat sa plano, Earth. Parang maganda yung ginagawa ng RRQ talaga Reach dito. Reach in si Kuya Chas. Ano yung Dragon? Bakit wala yata magkocontest dito? Uy, nilagyan ng Tormented Shadow pero wala lang. Hindi gano'ng nasugatan yung ating Dragon dito. And Devil J will go for the speed push once again. Take note, may Baron Bob sila dito, ha. At doon mas open sila na mag-push talaga ng mga side in ngayon kasi nga meron pa silang BR buff. Kuya Spear, yung Wits in, bayad na bayad. Kasi isipin mo, tatlong AP yung nandito. At ang problema ay Shola Aja. Hindi pang fighting yung galawan niya kasi nag-AP damage siya. Pero ang kakulangan nila, eh sana kung double tank sana yung gagawin nila. Ano, para may backup si Kuya Todds at si Kuya Hari pagka lumipad. Kasi yun nga, ano yung problema natin doon? Siyempre, nag-full AP, electrocute. Walang problema para sa RRQ to fight fire with fire. Pero the split, eh talagang split na nga ang utak ito na BSO. Dahil hindi na nila alam kung sino pa uunahin. Dalawa, tinamahan ng center, embrace. Pero grabe naman yung kanan na ginamit dito ng mga kaibigan ni Helios. Pero na-exhaust na doon. Napagod na bagya. Ang kanil target ay si Harry. Nagkamali yata na pinasukan na liga. At ang next target na dito ay ang inhibitor turret. Nag-stasis edge at babari pa pagbayan ng enough time. Pero ang ating inhibitor, keep up the goal mga kaibigan. Focus lang sa pangarap dahil ang first win sa ating playoffs mapupunta kagad sa RRQ. Grabe naman yun, Kuya Spear. Nakita mo ba yung mga kanon minions? Nakapila din sila sa respective lanes nila. O sige, RRQ, busin na lang sila. Huwag na kayo mag-push. Kami natatapos. Masaya-saya. Ang mga ngiti ni Kuya Helios, no?